Nakakabuisit naman kasi talaga ito pong balitang ating pag-uusapan. Ang kapal naman ng pagmumukha nitong Apollo Kibuloy na ito. Hindi muna unahin yung kanyang kinakaharap na kaso na kuha pang kumandidato sa pagka-senador. Naku nang teting na yan. Alam ninyo, kahit ako nagulat ako dito eh. Ganito na lang ba kababa ang pagtingin natin sa ating mga kababayang Pilipino? Na kahit seryoso yung kinakaharap po nating kaso o nila, eh kakandidato. Okay lang kung political yung kaso eh. Halimbawa, rebellion. O political in nature yon. Di ba? Pero pagka ganito, human trafficking, sexual abuse of a minor, aba parang kakahiya naman yan. No? Sa bagay, para nga sa kanila, ito ay walang kasalanan si Apollo Kibuloy. Sa ganang akin mga tol, kaya ako naiisip itong tumakbong si, kaya tumakbo itong si Apollo Kibuloy, ay dahil baka gusto niyang utuin pa yung kanyang mga miyembro. Kasi isang kaparaanan ito para sabihin sa kanyang mga miyembro na lahat yan ay gawa-gawa lamang sa akin. Eto nga ako, kakandidato ako sa pagkasenador eh. Kasi wala akong kasalanan. At tingnan nyo, makakakandidato ako dahil wala akong kasalanan. Eh, ang daling utuin ng mga utu-uto, di ba? Pero pag-uusapan po natin, yung bagamat hindi tayo abogado, tayo naman ay nakakapanood sa mga abogado, tayo naman ay nagbabasa, kaya alam natin yung legal na aspeto sa pagtakbo ng mga kandidato o yung kanilang mga kwalifikasyon. Dito, sa balita ng DZRH News, na maraming na fake news kanina, ito yung sinasabi ko, dapat marunong tayong umunawa sa balita. Ang daming na fake news, sabi, si Rodrigo Duterte daw po ay nag-withdraw sa kanyang kandidatura para sa pagka-alkalde sa City of Davao at tatakbo bilang senador, papunta na dito sa Manila ngayong araw. Pero hindi natin napapansin na ang ginamit na salita ni Dio Macalma ay ayon sa kanyang bubuwit. Ibig sabihin, chismis. Kaya nga ako, nung tinalakay natin yung kanina, hindi ako halos makapaniwala eh. Sabi ko, chismis lamang po ito dahil kung meron mang sigurong lalaban kay ngayon ay alam na natin Carlo Nograles sa pagka-alkalde, walang iba kung hindi ang hari mismo ng Davao, si Rodrigo Duterte. Kasi pagka iba ang tumakbo sa City of Davao, maaaring matalo ang mga Duterte. Lalong-lalo na kilalang angkan po ang mga Nograles sa City of Davao. At in relation to that, sana yung mga followers po natin sa City of Davao, eh tulungan po ninyo si former Congressman Nograles, former chairperson ng Civil Service Commission para inyong maging bagong alkalde diyan po sa City of Davao. Balik po tayo dito sa ating binabasang balita. DZRH News, breaking, Pastor Apollo Kibuloy, tatakbong senador, certificate of candidacy, inihain ng kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino sa 10th City sa Manila Hotel. O, ito po yung mga personalidad. O. Aba, si Toto Kausing pala nasa likod. O. Makakibuloy pala si Toto Kausing kasi nasa likod. O. Parang sumusuporta siya rito sa pagpila ng kandidatura nitong si Apollo. Akala ko ayaw ni Toto Kausing kay Apollo Kibuloy. Eh bakit nandito siya sa likod ni Mark Tolentino habang nagpa-file o nagpapakita ng certificate of candidacy nito pong si Apollo Kibuloy? In particular, basahin po natin ha, ang balita. Sabi po dito sa ABS-CBN News, Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy on Tuesday filed a certificate of candidacy to join next year's senatorial race, the Commission on Elections confirmed. COMELEC spokesman Rex Laujanco said Kibuloy filed his COC through an authorized representative as the controversial televangelist is currently detained over qualified human trafficking and sexual abuse charges. By the way, si Apollo Kibuloy nasa Camp Crami po ngayon nakakulong ha. Hindi pa po
nadidesisyon na ng korte kung siya po itatransfer sa Pasig City Jail o kaya kung aaprubahan yung kanilang request for hospital arrest, which sana wag pong mangyari at talagang tutulan po natin yan. Tayo pong mga Pilipino, i-pressure natin ang presensya ng korte na maramdaman nila na tutol tayo sa hospital arrest para kay Apollo Quiboloy, which I believe naman di naman gagawin siguro ng korte. Okay, ngayon, ano ba ang kadahilanan bakit po tumakbo sa pagkasenador itong si Apollo Quiboloy? Katulad po nung binanggit natin kanina, personal ko nang namang opinion iyon. Ano? Gusto lang nitong utuin ang kanyang mga miyembro, palabasin na wala talaga siyang kasalanan by saying na siya'y makakakandidato sa pagka-senador. Pero ano ang sinasabi ng kanyang abogado sa publiko kaugnay ng kanyang layunin sa pagkandidato bilang senador? Pakinggan natin at huwag niyong paniwalaan itong sinasabi ni Attorney Mark Tolentino. Oy, walang audio. Dali lamang ha, lagyan natin ng... Oh, walang audio talaga. Ayan. Ba't wala? Samantala, dito pala. Ulitin natin mga tol, take 2 tayo, take 2. Sorry. Oh, ito na. Yan. Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. So, niwala po si Pastor Apollo Quiboloy, the religious freedom is inviolable. It means, kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Ito, purely gaslighting yan, mga tol. Ha? Recognized ng ating estado dahil yan po ay nakasulat sa ating konstitusyon. Kung babasahin po natin ang Article 3, Section 5 ng ating 1987 Constitution, that is our right to exercise our own religion. Pero basahin po natin kasi hindi ako abogado eh. Mamaya mag-enumerate ako ng mga batas dito, sabihin nyo mayabang ako. Hindi natin kabisado, kaya basahin po natin. Sabi po sa Section 5, yan. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the pre-exercise thereof. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng puwersahin ang isang tao na ito dapat ang relihiyon mo kasi merong batas. Dahil bawal po yun. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng ganung batas. At hindi mo rin pwedeng pagbawalan ang sino man sa kanilang pag-e-exercise ng kanilang mga relihiyon. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or presence shall be forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Yan ang ating karapatan ayon sa ating saligang batas. Pero ang tanong, meron bang nilabag ang ating gobyerno sa karapatan ng Kingdom of Jesus Christ, particular nitong si Apollo Quiboloy? Simple lang ang sagot, wala po. Tandaan po natin, all our rights, yung pinakita ko po sa inyo, this is the Bill of Rights. It has 22 sections. Ha? And generally, it is divided into two. Section 1 to Section 11 pertains to individual rights. Section 12 to Section 22, it is the rights of a particular individual being charged with a particular offense. Ano? Sa madaling paliwanag na lamang, tayo, mas gangan natin yung paliwanag, ano? Yung Section 1 to Section 11, karapatan po lahat ito ng mga Pilipino. Yung Section 12 to Section 22, karapatan po ito ng mga kadalasang akusado sa paglabag sa batas. Oh. Ngayon, balik tayo sa Bill of Rights na ito. Absolute po ba ito? Pag sinabi pong absolute, no matter what happens, no matter what circumstances or situations,
dapat yung karapatan mo hindi malalabag. No. This is not an absolute rights. Lahat po ito pwedeng hindi ma-enjoy ng isang tao kung merong exceptions na tinatawag. At ano yung mga exceptions na yon? Kapag ka lumabag ka sa batas in general, lahat ng ini-enjoy mong karapatan na ito, hindi mo pwedeng i-invoke at masunod ka kung ikaw ay lumalabag sa batas. At particular sa pinag-uusapan natin ngayon, the right to exercise their own religion, hindi nila pwedeng i-claim yon na absolute iyon. Sapagkat, bakit? Si Apollo Kibuloy, being the leader of KOJC, has allegedly committed an offense. At kung ikaw ay nakagawa ng offense, masasampahan ka ng kaso. Ngayon, kumakaharap siya sa kaso. But prior to that, nilabasan siya ng warrant of arrest. Ang warrant of arrest, exceptions ito. Sa isang lugar, kahit sabihin mong relihiyon, nag-e-exercise kayo dyan ng inyong relihiyon, pero kung dyan naman nagtatago yung pugante sa batas, aba, pwede po yung pasukin ng ating gobyerno at i-implement yung warrant of arrest para doon sa tao na miyembro ng simbahan or even ang leader ng simbahan. At in this case, si Apollo Kibuloy. It is very clear na nung mga panahong ito'y nagtatago si Apollo Kibuloy, 101% ang ating mga otoridad sigurado base sa kanilang intelligence na itinatago ng KOJC religion sa kanilang compound itong si Apollo Kibuloy. Kaya nga ngayon, samut-saring kaso ang kanilang kakaharapin. Kasi nilabag nila ang batas. Kaya hindi pa pwedeng igiit dito ng abogado na ito. Ha? Na yung kanilang karapatan to religion ay absolute. At hindi pa pwedeng pasukin ng ating government forces ang kanilang compound dahil ito ay sagrado. Dahil ito ay pag-aari ng kanilang relihiyon. Hindi pa pwede yun. Ha? Lahat ng mga karapatan natin, uulitin ko lamang, hindi po absolute. Yan po ay pwedeng hindi natin ma-enjoy the moment na tayo po ay lumabag sa batas. Kaya kung sasabihin dito ni Attorney Mark Tolentino ang mga bagay na ito, purely gaslighting ito mga tol. Ha? Kung hindi nyo nauunawaan, mauuto kayo. Pero kung nauunawaan ninyo ang isinasaad ng ating saligang batas, which is dapat ang bawat Pilipino nauunawaan po yan, hindi po natin kinakailangan maging abogado eh. Para po maunawaan ang sinasabi sa saligang batas, ang kinakailangan lang natin, marunong tayong bumasa at umunawa doon sa ating binabasang saligang batas. O, tuloy muna natin ang pakikinig dito kay Attorney Mark Tolentino. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap na poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. O dyan, hindi ako magdi-disagree. Kasi maganda naman yung layunin na yan. Pero ang tanong, katotohanan ba yan? Pero okay lang yan, hindi ako magdi-disagree dyan. Except doon kanina, sa right to exercise their own religion. Na parang sinasabi nila, hindi tama yung ginawa ng ating state forces sa pagpasok sa Kingdom of Jesus Christ compound. Mali po yun. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, you will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number one is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayo, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP,
OFW, Tourism and Transport Group. Thank you. Okay. Nakakatawa, di ba? O ngayon, hindi natin pwedeng questionin yung intention eh. Kasi intention yon, it is all nandoon sa mindset ng isang tao. Nobody can question that intention. Pero ang maraming mga tanong ngayon sa atin, sa GC natin, may mga nagtatanong, bakit nakatakbo? Bakit pinayagan mag-file ng Certificate of Candidacy? Simple lang naman po ang sagot. Alam po ninyo, ministerial in nature, pag sinabing ministerial, trabaho ng COMELEC na tanggapin ang Certificate of Candidacy ng sino mang Pilipino na naghahangad ng na ma-elect sa anumang elective position. At in this case, ito ay si Apollo Quiboloy. Even nga si dismissed Bamban Mayor Alice Guo or Guo Waping in person talaga eh, ay tinatanggap din ang kanyang Certificate of Candidacy kasi trabaho, ministerial in nature sa COMELEC eh. Pero hindi ibig sabihin nun, pwedeng kumandidato. Sasalain pa rin yan ng ating Commission on Election at titingnan ang kapasidad ng isang tao base sa qualifications nito. Okay? Otherwise, ide-declare po iyan as nuisance candidate. Question again, madideklara kayang nuisance candidate itong si Apollo Quiboloy? I don't think so. Ano? Itong si Apollo Quiboloy, because of his vast support from his followers, allegedly 7 to 8 million kung totoo man yun, sapat ang kanyang force para po kumandidato sa pagkasenador. Kaya yung tanong na madideklara siyang nuisance candidate, sa aking paniniwala, hindi mangyayari yon. Ikatlong tanong, eh bakit siya mapapayagang kumandidato sa kabila ng meron po siyang kinakaharap na kaso? Simple lang po ang sagot. Balik tayo po doon sa Bill of Rights. Yung karapatan na binanggit po natin kanina na 22. At kung titingnan nyo po sa Article 3, Section 14, nakalagay po dito ang mga sumusunod. In all criminal prosecution, ito pinakamahalaga, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. Hanggat hindi napapatunayan ang mga alegasyon kay Apollo Quiboloy, ang tingin po ng batas sa kanya ay wala pa po siyang kasalanan. Kaya basically, inosente pa sa harap ng batas so far si Apollo Quiboloy. At sa kahigit sa lahat, kung babasahin po natin ang Omnibus Election Code, sa Section 12 po nito, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Sabi po dito, ang disqualifications. Kung babasahin po natin, pero di ko na babasahin, mabilisan na lamang, pagka insane or incompetent ang isang kandidato, hindi siya pwedeng tumakbo. Kapag siya inakulong sa mga seryosong krimen, katulad po ng subversion, insurrection, rebellion, at mga serious offenses na meron pong penalty for more than 18 months. At kung siya po ay convicted by final judgment of a crime involving moral turpitude, yan, hindi po siya pwedeng kumandidato sa anumang elective public positions. Another question, eh kung convicted ka, which yun po yung binabato ng mga tao kay Erwin Tulfo, being convicted of libel, meron po kasing prescription. Ang prescription po ay 5 taon. Kapag ka ikaw po ay na-convict, tapos wala naman pong accessory penalty ito na tinatawag na perpetual absolute disqualification to hold public office. Anong ibig sabihin po nun? Hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Kapag ka walang ganong accessory penalty, ibig sabihin, after 5 years, pwede ka pong kumandidato. Qualified ka na po at hindi ka na po disqualified. Ganun po kay Erwin Tulfo. Matagal na po yung kanyang conviction for libel, kaya hindi na po pwedeng gamitin pa sa kanya yon as a form of disqualification to run to Senate elective position. At dito naman kay Apollo Quiboloy, going back, ulitin lang natin, wala pa pong conviction. Presumed innocent pa rin po si Apollo Quiboloy, kaya magagawa niya pa rin po ang kanyang karapatan
civil and political. Dalawa kasi basically ang uri ng karapatan natin eh. Civil rights at saka political rights. Political rights is yung pinag-uusapan po natin ngayon, ang tumakbo sa halalan. Kaya sana malinaw po sa atin yan. No? Hindi pwedeng pigilan itong si Apollo Quiboloy sa pagkandidato, sa pagkasenador, sapagkat siya po'y hindi pa convicted sa kanyang di umano'y ginawang paglabag sa batas. Ang tanong, mananalo ba itong si Apollo Quiboloy? Hindi. Yan ang malinaw na sagot dyan. Kapag ka ikaw bumoto ka kay Apollo Quiboloy, miyembro ka ng KOJC. Kung hindi ka miyembro ng KOJC at bumoto ka kay Apollo Quiboloy, tanga ka. Ayokong sabihan ng tanga ang mga miyembro ng KOJC. Karapatan nila yon dahil pinaniniwalaan nila ang kanilang leader sa kanilang relihiyon. Pero kung hindi ka miyembro ng KOJC at iboboto mo si Quiboloy, tanga ka. Ganun lang kasimple yon. Pupusta ako. Ha? Isasara ko ang channel ko. Ito, tong Top 1 Charlie at Top 1 Charlie Facebook page. Kapag ka nanalo si Quiboloy, isasara ko tong channel na to. I-delete ko to. Sa harapan ninyo mga tol, itaga nyo sa bato yan. Malapit lang naman yun, May 12, 2025. Kapag ka nanalo si Apollo Quiboloy, wala nang Top 1 Charlie. Pero meron pa tayong Top 1 Alpha. O, yun lamang. Ano? Sana malinaw po sa atin ang ating mga napag-usapan. Maikling live streaming lamang ito mga tol. At huwag kayong mag-alala. Kasi karapatan naman ng bawat Pilipino na tumakbo sa anumang elective position. But it doesn't mean na yan po ay mananalo. No, hangad natin, higit sa lahat, ang katarungan na manaig. Kung walang kasalanan si Apollo Quiboloy, so be it, mapawalang sala siya. Pero kung meron siyang kasalanan, pagbayaran niya po ito ng life imprisonment. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.